Good morning, guys. Today, tuturuan ko po kayo mag-encode ng Unilevel Account Maintenance o yung tinatawag po natin loose battle codes. So upon logging in po sa account po ng mga members po natin, makikita po natin itong dashboard po. So, dito sa upper left corner, makikita po natin yung pangalan at saka yung mga accounts po ng members po natin. So, in this example, meron pong 7 accounts. Usually, ang loose codes or yung mga kahit ano pang codes po yan, pinapasa po yan sa mother account. So, yung first account dito, ito po yung mother account or top account. So, naka-check na po yan. So, ang gagawin lang po natin para makita natin o ma-check natin, ma-double check natin yung loose codes, punta tayo sa my account, then click natin yung codes inventory. Pagka-click yung codes inventory, makikita natin yung loose battle codes na available sa account. Ayan. For this account kasi, ayan, yung account na ito, yung mother account niya, nakapag-encode na tayo kanina ng tinatawag nating loose battle codes. Kaya meron na pong 3.75 dito sa personal Unilevel rebates ng member. Ngayon, ang gagawin naman natin, mag-i-encode pa, since 6 na lang po dito at 7 yung accounts niya, i-encodean pa natin lahat ng additional accounts niya. Ayan. So, yung second account, try natin. Click natin yung second account. Ayan. So, upon clicking the second account, lalabas yung window ng or dashboard ng second account niya. Kung mapapansin natin, kailangan may pakita ko po kasi yung difference. Wala pang personal rebates na nakalagay. So, make sure na dapat kapag nag-check kayo ng account, meron nakalagay dito na 3.75 sa isang loose battle codes. Ayan, na Unilevel rebates. Ayan. So, encode natin siya. So, pag in-encode natin siya, make sure na lagi po tayo nandun sa mother account kasi nandoon po yung codes na available. So, click lang po tayo ng use. Ayan. So, kung makikita nyo dito, andito yung product items inventory. So, maglagay lang tayo ng quantity. So, 1 loose battle codes per account. Type mo dyan isa. Tapos, sa account number, di ba, sa second account na tayo mag-i-encode kasi yung first account meron ng maintenance kanina. So, kopyahin lang natin yung account number ng second account. So, 511013. Type natin dito, 511013. Ayan. So, ito yung tricky part. So, wag po natin i-click yung this account. Kasi pag clinic natin yung this account, yung ano po natin, ang mangyari po dyan, yung maintenance mapupunta po sa mother account. Ayan. Kasi nandito po yung loose battle code. So, ang gagawin natin, i-encode natin manually yung second account niya. 511013. Ayan. 511013. Ayan. So, pag na-encode natin 511013, huwag mo i-click yung this account ha, click submit agad. Ayan. So, pag click natin ng submit, bine-verify yan, i-verify niya, lalabas dyan yung verification window na tama yung in-input natin account number. 511013, are you sure? Nakalagay dyan, isa. So, let's click yes, continue lang. Ayan. So, processing. Ayan, successful. Ibig sabihin, nakapag-maintain na tayo ng isang loose battle code sa second account niya. Just click OK. Ayan. Now, to click kung successfully encoded niya at pumasok sa dashboard, di ba 511013 yung in-encoded natin? Click natin yung 511013. Then, click natin yung Unilevel tab. Mapapansin natin, may 3.75 na Unilevel account maintenance. So, ganon din po yung gawin natin sa existing account. Click codes inventory lang. Ayan. Make sure na nakaklik lagi po yung mother account kasi nandoon po yung kung nasaan po yung loose battle codes. Ayan. So, click natin yung 699322. Ayan. So, gawa pa tayo ng isa. Ayan. Click natin 1. Tapos type po natin 599322. Then click submit. Yeah. So click yes continue kapag tama yung tinype natin 699322. Yes, tama 'yan. Then success. So again, do the remaining encoding. Lahat kasi ng account kailangan may maintenance. So lagyan na lang po natin 'yan lahat by following my instruction earlier.
So again, ganun lang po yung pag-encode. Make sure na mag-maintain po tayo para maging active po ang account natin. Salamat!